Higit doble na po ang pangangailangan o ika nga'y demand para sa oxygen dahil yan sa pagdami ng mga nagkaka-COVID-19. Ang isang pasyente raw kasi ay yung mga nakahiika ngay high flow oxygen ay nakakaubos ng isang tangke sa loob ng 45 minuto. Tiniyak naman ng Department of Trade and Industry na sapat ang supply. Nakatutok si Ian Cruz. Hirap sa paghinga kaya naka-high flow oxygen na ang ilang COVID-19 patients sa Gatanres Bonifacio Medical Center sa Maynila. Kapag naka-high flow oxygen, ubos sa loob ng 30 hanggang 45 minuto ang malaking tangke ng oxygen. Ayon sa pamunuan ng ospital, ang isang COVID patient na naka-high flow oxygen, 32 hanggang 48 na tangke ng oxygen daw ang kailangan sa loob ng 24 oras. Halos puno na ang 45-bed COVID ward ng ospital. Pero marami pang suspected COVID patients ang naghihintay na lang ng confirmation sa PCR test. Kaya naman, nagdagdag na rin ng 100 tangke ng oxygen ng ospital bilang backup sa original na 180 tanks. Ang hirap kasi ng delivery ng oxygen pag nagkasabay-sabay ang buong hospital sa NCR, no? Magkakaroon ng delay, no? Yung demand ng need sa oxygen, lahat ng hospital magkakaroon. Kaya mas maganda na mag-stack na kami. Abalang-abala naman ang mga tauhan ng Superior Gas and Equipment Company Incorporated o SUGECO sa Pasig na simula dekada 40 nagsusupply na ng mga oxygen sa mga ospital. Bago ang surge ngayong Agosto, nasa 600 na malalaking tangke ang nire-refill nila ng oxygen kada araw. Pero mula nang dumami nagkakasakit kasabay ng pagpasok ng Delta variant, higit doble ang demand na umaabot na raw sa 1,400 na tangke. Nagdagdag po kami ng mga additional manpower para i-augment po yung mga delivery requirements ng mga hospitals namin. So mga trucks namin, dapat condition para tuloy-tuloy po yung in and out ng mga cylinders sa mga hospitals. Bukod sa pag-angkat ng bagong tangke ng oxygen, pinapataas nila ngayon ang kapasidad sa pagko-convert ng industrial tanks. Itong helium gas ay karaniwang ginagamit sa pag-inflate ng mga lobo at dahil pandemya ngayon, ay wala namang pinapayagan na malalaking party at malalaking events kaya mababa ang demand dito sa helium gas. Kaya yung mga tangke na ito ay kinoconvert upang maging medical grade na mga tangke para malagyan ng oxygen at magamit ito sa mga may sakit ng COVID. Sabi ni DTI Secretary Ramon Lopez, sa gitna ng surge ng COVID-19, may sapat pa naman daw na supply ng oxygen sa bansa. Pero sa Bambang sa Santa Cruz, Maynila, ramdam na ang kakulangan ng bagong oxygen tanks sa mga medical supply store. Sabi ng supplier, wala silang stock. Kaya yung lang meron na stock, yan lang muna binibenta namin. Tulad ng 15 pounds siya ka 5 pounds. Paalala naman ng Food and Drug Administration. Huwag naman po yung mag-hoarding or magtatago ng mga tangki-tangki ng oxygen sa bahay. Yung pinakikiusapan po natin ng mga doktor, magre-reseta lamang ng oxygen kung talagang kinakailangan ng pasyente. Meron pong toxicity ang oxygen, no? At pwedeng ma-injure actually ang ating baga pag gumagamit tayo ng high concentration oxygen or ng pure oxygen ng hindi tama. Ian Cruz, nakatutok, 24 oras. Hindi natutulog ang mga balita. Kaya para sa pinakasariwang balita, mag-subscribe kayo sa aming YouTube channel. Para sa mga kapuso abroad, pwede nyo rin kaming makasama sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.